sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Nagbabalik pong Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi at oras po natin 3:10 po ng hapon. At habang inaantay natin si Idol Rafi, mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo na manood po ng Bardagulan serye. Ngayon po, alas 4 po hanggang alas 5 po ng hapon at nasa linya na po natin ang nag-iisa nating action man and honey ng public service. Magandang hapon at magandang araw po dyan, Idol Rafi Tulfo. Sige na. Idol, good afternoon po. Tapos na. Hello. Idol Rafi, magandang hapon po. Naka-live na po tayo, Idol. Hello. Magandang... Hindi ko makita. Idol Rafi, good afternoon po. Good afternoon si Shari po at Attorney Gail po. Magandang hapon po, Senator. Attorney Gail. Magandang hapon, Attorney Gail. Magandang hapon sa inyong lahat dyan. At dito sa kinaroonan ko, magandang umaga sa masulok ng mundo. Tunay na may pagmamalaki natin ng ating lahing Pinoy. Anong unang kaso natin? Shari, okay. Na pwede nating matalakay. Idol Rafi, ito po, marami po ang nagtag sa Rafi Tulfo in Action Facebook page kung saan nasa studio po natin ngayon si Erica Joy Bendicho. At Idol Rafi, siya po yung inakusahan na nagnakaw daw po ng 4,993 pesos and 71 centavos. At pinilit pa aminin sa kasong sa insidenteng hindi naman daw po niya ginawa. No, binigyan din daw po siya ng notice of dismissal after 3 days po niyang mag-duty dito po sa nasabing establishmento. Nasa, okay, sige po. Ma'am Erica po. Erica po ang pangalan, Idol. Ma'am Erica, magandang hapon po. Erica. Magandang hapon po, Sir Rafi Tulfo. Alright, pinagbintangan ho kayo na short ng 4,993. Pero bago lahat, saan pong landmark ito kayo nagtatrabaho? Sa landmark, landmark Makati po. Okay, 3 days pa lang ho kayo nag-work doon. Yes po. At pagkatapos kayo po ay na-short, sabi po na inyong supervisor, tama? Yes po, sir. Okay, ano po yung ebidensyang merong hawak ang inyong supervisor para siya po yung makapagsabi na kayo po yung na-short? Wala po, sir. Basta po, alas 2 po ng hapon, pinatawag po niya ako at dinalang po niya ako sa counter 9 at tinanong niya lang po ako kung bakit daw po ako na-short kahapon. Kinabukasan niya lang po sinabi na na-short daw po ako ng ganun kalaki na 4,993.71 at pilit po akong pinapaamin kung nasaan daw po yung nawawala daw pong pera. Okay, itong supervisor niyo po, immediate supervisor niyo po ito or supervisor, overall supervisor po ng mga kahera ho kayo, tama? Opo, kahera po. Okay, so siya yung overall supervisor ng mga kahera po? Opo. Okay, so kinabukasan lang kanya kayo sinabihan na na-short. Yes. Wala ho ba kayong sistema na on that day bago kayo mag-close ng mga resibo o ng mga benta, saka kayo dapat ino-audit? Di ba? At doon pala mo dapat nasasabi na sa inyo kung kayo short o hindi? Hindi po, sir. Kinabukasan lang po. Pero wala kayo, wala akong ganung klase sistema na kinikilid po kayo on that very day na nakapagsubmit na ng mga pera. Wala. So kinabukasan wala lang kayo sinasabi. Yes, so po, yung, sir. Yung pagbilang po ng pera na benta po ninyo or kayo po'y kahera, tama? Apo. Yung ano pong cashier number po kayo? Saan sa cashier number, halimbawa? Sa ground floor po ako sa department store po. Okay. So, pagkatapos po ng end of your duty, so, siyempre po, dapat bibilangin po yung pera sa kaha. Opo. Sa dapat sa harap po ninyo at pera po ng mga benta. Opo. Di ba? Dapat imamatch yun, yung items versus yung pong cash or mga resibo sa credit card na nandyan po sa kaha. So wala pong ganon, hindi ho. Wala hindi po. Ho kayo, basta lang po. Harap, ino-audit sa harap. Binibilang lang po namin yung perang hawak po namin pagbaba po at pag-out po namin. Tapos, i-recount lang po yun sa treasury kung tama po yung bilang ko. Tapos, pauwiin na po kami. Ah, okay. So, bibilangin lang sa harap nila, opo, sa harap ninyo, yung perang iniintriga nyo for that day, opo, after your duty. Pero yes, hindi paggagawa ng actual auditing para sa lahat, yung benta versus resibo, opo, wala versus pong ganun, items, sir, na lumapas. Gagawin niya nila, wala ho kayo dyan sa harap. Opo. And then, the following day, saka pa lang sila magsasabi na nag-short, okay, po, short ka. Opo. Okay. So, nag-short na po kayo ng 4,993. Tama? Yes po, sir. Okay. Alright. So, ano pong una naging reaction niyo matapos ho kayo makakuha ng ganong impormasyon o kayo po yung mapagkakaya? Opo. Sobrang nagulat po ako kasi po, nung first day ko po, sobrang
maayos po yung pagkaako, wala po akong short. Sobrang dami pa pong tao noon. Tapos nung second day po, nung kakaunti yung tao, doon po nagulat ako bakit nagkaroon daw po ako ng short ng ganun kalaki. Tapos tinatanong niya po sa akin kung ano daw po nangyari. E dinirecall ko po lahat po ng transaction, pinaliwanag ko po sa kanya. At chinek naman po niya lahat ng documents, maayos, malinis daw naman po yung mga transactions ko sa customer. Kaya nagtataka rin po ako, kung malinis po, bakit po ako mag-short ng ganun kalaki? Okay, good point. Now, nabanggitaan kanina ng research ay pinatawag ka sa security office. Yes po, sir. Ah, mamaya na, nakadista ka mamaya na. Okay, pinatawag ka sa security office. Tapos, ano nangyari? Mamaya na siguro yan, turn it off. Yes, okay. Pagdating sa security office, ano nangyari? Yun po, nung nagpunta po ako sa security office, kasama ko po yung security guard saka po supervisor. Pagpasok ko po doon, tinanong lang po ako kung ano daw po ang nangyari. Sabi ko, nag-short daw po ako ng 4,993.71. Pagkatapos po, tinanong yung supervisor, sino nagpadala sa kanya dito? Sabi niya, yung manager po, sabi, o sige, iwanan mo na kaming dalawa dito. Tapos iniwan niya na po kaming dalawa. Pagkatapos po, doon na po nagsimula yung pagbintang niya po sa akin at pag-judge sa akin na talaga pong kinuha ko po yung perang nawawala na nag-short daw po ko ng ganun pong kalaki. Okay. Hindi yung pinakita sa inyo yung tally sheet na ginawa nila on that particular day na sinasabing short? Di ba dapat may tally sheet siya, may computation? Opo. May pinakita po siya sa akin na documents nga po. Meron po doon yung mga transaction. Pero may kapalitan po ako doon isang kahera. Tapos nakalagay lang po sa computer na meron po nakalagay doon na 59,000 plus po mahigit. Yun po yung transaction ko po nung araw na po yun. Tapos, ang ibig sabihin ko lang po, di ba pag gumagawa ng tally yung mga auditors doon, dahil umalis ka na behind your back or without your presence, so gumagawa na silang tally and then the following day sa sinabi nga na short cut. Ang ibig sabihin, wala ba silang pinapakita wala ng mga documentations para sabihin ito yung short mo, ito mga items na ito, ang mga nabenta mo, sir. Wala dito, hindi na register, therefore you're short. Walang ganon. Wala po. Okay. And then, wala silang pinakita ebidensya but sinabi short ka ng 4,993.71 and then umamin ka. Opo, sir. Ganun pong. Okay, umamin ka naman. Hindi po, sir. Nung nasa loob na po ako ng security office, nung hindi po, lagi ko pong sinasabi sa kanya na wala po talaga sa akin yung pera kasi nga wala na. Saka, ginajudge na po niya ako nung that time na sa security office po, sabi ko wala nga po sa akin yung pera. Sabi niya, pinipilit po niya akong paaminin na nasa akin yung pera, which is, wala, hindi naman po talaga. Tapos, dun po niya sinimula na takutin ako na in-interview po niya ako na, may anak ka pala, kaya mo pala nagawa yan. Yun po yung una niyang pagkakasabi sa akin. Teka muna. Okay, so pati yung anak mo, personal information mo, pinangmasukan niya. Yun po yung una niyang tinanong sa akin, mga personal information ko. Dun po siya kumuha ng pagbabasihan na talaga pong gagawin ko po yung... Okay, sige. Tinanong yung asawa mo, anong trabaho ng asawa mo? Opo, pati nanay at tatay ko po trabaho, tinanong din po niya. Wow, that's too much. Okay, foul na yun. So, lahat ng klaseng personal information, tinanong sa'yo, and then base doon sa mga personal information na nakuha niya, and then ginudge ka na agad, pinagbintangan ka na agad, na ikaw yung nag-stop. Sino po yung gumawa nito sa'yo? Yung po yung head po ng security office. Anong pangalan po? Ang sabi po niya sa akin, pangalan daw po niya ay Juanito Tanod-Tanod. Tanod-Tanod? Para nanluloko ata to. Opo, hindi ko po alam po, yun po yung totoo niyang pangalan kasi po yung dismissal po na hawak ko, wala po doon yung Tanod-Tanod na may pirma doon na may division, di ba po may nakalagay, may pirma po doon yung division head, wala pong Tanod-Tanod na nakalagay. Sino po nakapirma doon para sa yung bilang witness na ikaw ay nag-short at ikaw ay umamin at therefore you're being dismissed? Sino po nakapirma sa document na yan? Ano po, sir? Sino po nakapirma sa dokumento doon sa dismissal mo at nasasabi you're being dismissed because na-short ka, etc., etc.? Wala. Sino po nakapirma po dyan? Ito po, division head po, department head, saka po HR manager. Division head, department head. Saka po HR manager. HR manager. May mga pangalan po tayo dyan. Okay. Ano, so, now, let's move on. Nasabi din po sa akin ng research, napilitan kayo umamin kasi tinatakot kayo na kapag hindi ka umamin, tutuluyan ka 40,000 pesos opo yung yata. Opo. At sa takot mo para matapos na, umamin ka na rin. And then ang ginawa, total meron ka naman 3 days na pinagtrabaho doon at training, so kinaltas doon at kulang ka pa ng 500. Opo. Kaya doon sa
500, eh, yung kapatid mo lang abono. Buti na may kapatid kang pang abono. Tama? Ganun po nangyari. Opo, sir. Okay. And then, sa inyo pong group chat, napag-alaman mo, hindi lang ho pala sa nangyari ito sa'yo. Parang modus na po ito. Marami na ho mga previous mga trainees. Opo, diyan, sir. Eh, ganito rin po pumatak yung sitwasyon. Sobrang dami po namin, sir. Okay, sandali lang po. Ako po'y nananawagan sa lahat po ng mga naging trainee o nag-training o mga empleyado dyan sa Landmark. Kahit anong pong Landmark branch sa buong Pilipinas, whether Landmark Makati, pero ang pinag-usapan po ngayon namin ngayon is Landmark Makati. Kung kayo po yung mga dating empleyado ng Landmark, okay, department store. Grocery ho ba ito, ma'am? O department sa store? Department store po ako, sir. Okay. Kung kayo po, ako po nanawagan sa lahat ng mga naging, nagkaroon ng problema ng mga dating empleyado o kahit na current employee, huwag ko kayo matakot. At kayo po ay nakaranas ng ganitong klaseng sitwasyon na niranasan po ni Eric Joy. Lumapit po kayo sa aking tanggapan sa Senado at ito po ay paimbestigahan natin dahil napakasama po itong ganitong klase na yung mga maliliit natin manggagawa ay ginagatasan ng mga taong supposed to be dapat tulungan ang mga naghihikaos natin, mga trabahador. So huwag ko kayo matakot, pumunta ko kayo sa Senado, entertaining ko po kayo, I'll be there. At isa-isa po kayong entertaining natin para maimbestigahan at mabawi na rin po yung mga perang nakalta sa inyo. Okay, yan po yung panawagan ko. And kanina po pala namin tinatawagan ang Landmark, pero ayaw po nila magsalita. At ang sinabi po ng Landmark, kausapin na lang po yung abogado. Nagbigay po sila ng number ng abogado. Anong pangalan ng abogado? Sir. Sherry, anong pangalan ng abogado? Ito na po, nililista na po. Idol, wala po sa amin yung listahan ngayon, Idol. Pero tinatawagan yung abogado, pero ayaw makipag-usap. Tama? Mali. Wala po. Opo, wala po. Wala pong abogado, Idol Rafi, as per researcher po natin. Okay. Pero tinatawagan yung Landmark? Yes po, yes po. Ayaw po makipag-usap. Sino sa Landmark? Kailangan dapat sinusulat kahit nyo. Kahit daw po ano abogado, wala daw po. Opo. Pero sino sa Landmark nakausap nyo? Okay po, saglit lang po, Idol. Papa-verify po natin kung sino yung nakausap. Ma'am, gusto mo sabihin kay Idol? Sir? Hindi, ibig sabihin tayo kasi... Ayaw din po palang magpakilala, Idol, nung nakausap po ng researcher natin. Ayaw pong magpakilala and ayaw din po makipusap. Anong landmark tinawagan natin? Makati, Idol Rafi. Makati po mismo. Makati. Opo. Okay, anong number? Okay, so but anyway, sige, para makabilis tayo. So tumawag kayo sa Landmark Makati para kunin sana yung side ng Landmark. Pero ayaw nilang magbigay ng side nila. Opo. Tama? Opo, tama po. Keep calling. Call the main office of Landmark. Yes po. Kasi baka mamaya na wrong number lang tayo. Noted po. Sabi mo ay magsalita, di ba? Opo. So nananawagan din na po ako sa Landmark Makati o sa pamunuan ng Landmark. Binibigyan ko po kayo ng opportunity para maibigay yung side nyo. Kasi gusto po namin palagi sa aming programa One Piece Radio, dapat both sides are being heard. In this case, isang allegation pa lamang po na papakinggan namin at it happens to be the complainant saying a lot of things. So it will be nice kung willing po kayong Landmark, i-open ko pong linya ng aking telepono hanggang alas 4 para kayo po'y makapagbigay ng side ninyo. Failure to do so, yun po'y problema nyo na. So again, nanawagan po ako sa lahat ng mga biktima at tulad na nangyari kay Eric Joy dyan sa Landmark, then kayo po'y pumunta sa tanggapan ko sa Senado. Okay, so Erica Joy. Sir. So, kayo po ay kinultasan na ng pera doon sa pinaghirapan nyo at nag-abono pa yung kapatid mo. Ano pong nangyari sunod? Yun po, sir. Sir, gusto ko lang po sabihin, nung nandun po ako sa security office, tinanong ko po, sabi ko, kung pwede pong i-rewind na lang po sa CCTV para po magkaroon ng ebidensya na yung binibintang nyo po hindi po totoo na ako po yung kumuha ng pera. Tapos sinabi po nila sa akin na yung CCTV daw po, hindi pa daw po tapos yung gawin na napaka-imposible pong paniwalaan dahil yung ultimo nga pong palengke, meron nga pong CCTV, tapos yung Landmark na napakalaking establishment, walang CCTV. Okay, good point. So dapat po, meron CCTV doon po sa auditing office habang binitit po yung mga pera at mga resibo. Opo. Sirado po yung CCTV o wala? Wala talaga? Meron po. Alam ko po may nakalagay po doon CCTV, pero ang sabi po nila sa akin, hindi pa daw po tapos, hindi daw po yung nag-ooperate. Dahil daw po sa pandemic, yun po ang sabi nila sa akin. Okay, so kayo po nung makipag-group chat kayo sa mga kasamahan nyo, empleyado dyan sa Landmark, sabi nyo po sa research ay marami po nagsabi na maging sila ay naging biktima rin? Opo, sir. Ng ito? Opo. Mga ilan na po sa inyong pagkakala? Sa GC po namin, 28 na po kami. Meron pa po akong mga hindi na i-add na iba
dahil po hindi ko na po nababasa sa sobra pong dami nagme-message at notification ko. Pero marami pa po ako nababasa, hindi ko pa rin po sila na-add sa GC. Okay, 28 na ang biktima sa landmark. Opo. Okay, pero I just want to make it clear. Now, hindi ko po pinagbibintangan ang landmark kasi napaka maliit na pera ito kung mandurugas ang landmark sa kanyang mga empleyado. I don't think landmark has anything to do with this and I don't think landmark will condone such a criminal act na tulad nito. I think siguro kung meron man, kung talaga meron modus nangyari dyan, siguro ito yung mga empleyado lang, especially yung security. Yung head security na si Juanito Tanod-Tanod. So kung nakikinig ka Juanito Tanod-Tanod, may pagkakataon kang magbigay ng side mo. Pero tinawagan ka namin, mukhang ayaw mo rin daw ata magsalita. So 20 na po sa pagkakaalam mo. Opo, sir. Okay. So ano pong sunod nangyari? Sinibak po kayo? Yun po, yung nakausap po niya yung kapatid ko, yun po, sabi po niya sa akin, kausapin ko na, kontakin ko daw po yung kapatid ko para daw po mabayaran ko yung bininta nga po niya sa akin na nawawalan 4,999. Sabi ko, sir, paano ko po makakontak yung kapatid ko? Pinahiram niya po sa akin yung cellphone, eto, kontakin mo yung kapatid mo. Naka-online po ako sa kanya, tapos kinontak ko po yung kapatid ko. Tapos nag-chat po kami ng kapatid ko. Tapos maya-maya po, bigla niya pong kinuha yung cellphone niya. Sabi niya, patingin nga baka kung anong sinasabi mo dyan. Yun po yung sabi niya. Sabi ko, sir, akin na po yan. Privacy po yan. Ano po, account ko po yan. Tapos habang pong binabasa niyo conversation, lumapit naman po yung supervisor. May pinapapirma na po siya sa akin. Tapos yun okay. Po. At yung pinapapirma po sa inyo, blank paper? Opo, sir. Oh, okay. Bakit po kayo pumirma? Eh, blanco po yun. May karapatan po kayong tumanggi. Sana. Opo, sir. Yun po yung time na, sir, na yung gulong-gulo na po yung utak kong gustong-gusto ko na lang po talaga umuwi. Natakot na takot na po talaga ako. Kaya po napilitan na po talaga akong pumirma para po makauwi na po ako. Okay. So, kung pagbabasihan po itong mga sinasabi niyo at kung paniniwalaan po ito lahat ng mga sinasabi niyo, lumilitaw para sa akin na mukha meron pong nangyayaring malawakang pangmumodus dyan sa mga trainee. Na maaaring interest itong head security, opo, yung supervisor, sir. At head ng kahera? Opo, sir. Okay, at matagal na po ito nangyari? Opo. Okay, so ano pong pinaka-latest ngayon, ma'am? Kayo po ay tinanggal na? Opo, tinanggal din po ako nung gabi pong yun. Tapos, kinuha po nila yung sahod ko, nagbayad pa po ng 500 yung kapatid ko. Tapos, yun po, may dismissal na nga po ako. Tapos, terminated as theft pa po ang nakalagay. Okay, sige po. Ikakaso po natin yan sa NRC. Paimbestigahan ko po yan. Total 20 na po pala kayo. Siguro po, it's enough na para tayo po yung magkapakandak ng Senate investigation sa hearing po sa Senado. Gagawa po tayo. Kung ganun, napakarami na po kayo mga maliit na empleyado na naapi dito. So sige po. Kasi po, tayo ang Vice Chairman sa Labor. So tama po yan. Gagawa ko ng resolution in aid of legislation. Paimbestigahan po yan nangyaring talamak na pangmumodus dyan sa ng landmark mismo. Sandali lang po, Mama. Attorney Sara Mirasol, Regional Director, Dole NCR. Magandang hapon po, Attorney Sara. Yes, good afternoon, Senator, and good afternoon to our televiewers at mga tagapakinig po. Ma'am, narinig yung balay po ko na high blood ako at the same time, marinig ko po itong nangyari dyan sa loob ng landmark sa Makati na kung saan dinudugasan po mga pobreng manggagawa. Hindi na naawa itong mga taga-landmark na yan. Kung sino man mga yung kasabwat na dinudugasan po yung mga empleyado. Ano pong pwede magawa ninyo, Attorney Mirasol? Ayaw po magsalita ng landmark. Binibigyan po namin silang pagkakataon magsalita. Ayaw po. Dalawa po ang pwede natin gawin dyan sa kanilang complaint, no? Ang una po ay pwede po natin ipatawag ang management, ano, para insofar as Erica Joy o yung iba pang complainant sa kanilang sa kanyang complaint of illegal dismissal. And if kung hindi ho pupunta ang management, then we can conduct inspection po sa establishment po. Okay. Siguro po ang gagawin din natin, ma'am, nanawagan na ako doon sa mga nadugasan din, yung mga namodus din, mga biktima nitong pangmamodus, if you will, dyan sa loob ng landmark Makati. Kapag sila po ay lumantad, so pwede ho namin silang samahan sa inyo. And then later on, siguro po, magpapatawag ako ng investigation Senado at kayo po ay isa sa mga patawag po rin para makinig at mag-monitor po sa proceeding. Is that okay, ma'am? Kayo po maging expert. Opo.
Opo, kami naman po ay available pag kami po ay kinatawag at kung ano po ang action din po ang gagawin namin sa complaint po na ni Erica Joy. Anong pangalan, Odette? Sandali po. Anong pangalan ng may-ari ng Landmark? Enrique Cheng. Enrique Cheng. Nananawagan po ako kay Mr. Enrique Cheng na may-ari ng Landmark. Mr. Cheng, naniniwala po ako na hindi po kayo kasabwat sa pandurugas na ito. Naniniwala po ako na hindi niyo po kinokondone yung ganitong klaseng panluloko sa kapwa pagnanakaw. I believe in you, Mr. Cheng, na kayo po yung isang matinong tao. Pero Mr. Cheng, para malinis po ang inyong pangalan at inyong kumpanya, please, magbigay po kayo sana ng side. Utusan niyo po inyong mga abogado o mas maganda po kung kayo para mag-explain at magbigay ng side ninyo. This is the time na kayo po para magsalita. Pero kung ayaw niyo po, choice niyo po yan, then we'll go ahead with the investigation. Full-blown investigation po ang gagawin namin, Mr. Enrique Cheng. Baka bandang huli, pati BIR po, involved na po namin. Baka pati immigration pa siguro. Ano ba to si Mr. Cheng? Filipino citizen ba to? Ah, Filipino. Ah, kasi kung hindi, pati immigration. Pati barangay tanod, pa-involved na natin. Hindi. Imbis na ma-highblood ako, nagpapatawa na lang ako. Sige. Ma'am Mirasol, attorney? Yes po. So, kailan po kayo magpapadala ng patawag? Sa Pina, dito? Next week po. Makuha po lang ang mga detalye and then papatawag doon natin sa agad ang management po. Para magkaroon ho ng conference, mapinit po para maipaliwanag din kung mabigyan ho ng pagkakataon ang management dito sa complaint ni Erica Joy po. At kung meron pa ho ang iba, pag-uusapan din ho during the conference po. Okay, nangyari na ho ba to in the past? Meron na ho ba kayong mga natanggap na reklamo katulad nito from Landmark or from any other company or stores or groceries for that matter? Wala pa man. We will have to check our record, sir, and pwede ho nating ibigyan po kayo ng information about this, sir. Apo, isa na pong tanong. Sa base po sa inyong record, wala ho bang mga reklamo dyan laban sa Landmark? Any Landmark branch? Labor-related na reklamo laban sa Landmark, especially Landmark Makati? If ever po, kung hindi po complaint inspection, we conducted routine inspection, pero hindi po Makati, Landmark sa may Quezon City, I think, to Tainoma. But we will have to check our records on this, sir. Okay, kaya itong gawin natin, Atty. Sara, padala niyo po sa akin sa Senado, sa tanggapan ko po sa Senado, lahat po ng mga complaint laban po sa Landmark, labor complaint po. Okay? Lahat po. Regardless kahit sa Landmark po sa NCR. Okay? And then, pakikoordinate na rin po sa inyo pong main office sa Landmark, Luzon, besides Mindanao, kasi alam ko yung Landmark, mayroon din po sa Cebu, mayroon din po ata sa Davao. So, lahat po ng mga tanggapan ng Landmark, grocery or department store na merong labor-related complaints, pakipasa po sa tanggapan ko sa Senado. Pwede po, ma'am? Opo. Yes, sir. And sa NCR, and I will coordinate the central office. Sila po ang repository na centralized po ang aming database. Then we will request po and furnish you with the information po. Very good. Sige po. With that, maraming salamat po, Attorney Mirasol, Madam. Thank you po, Madam Attorney. We'll get in touch with you po from time to time. Magandang hapon po, yes, Madam. Yes po. Good afternoon at maraming salamat po. Thank you po. Ma'am Erica. Hello, sir. Okay. Papalitan ko na lang po yung nawalang pera sa iyo. Pero it doesn't mean hindi natin tutugisin tong Landmark o kung sino man mga responsible doon sa pandurugas sa iyo, if you will. For the meantime, papalitan ko. Magkano nawala sa iyo lahat? Ano po, 5,076 po lahat yung nabayaran ko po sa kanila, sir. Okay. At ano pa po, mga pamasahe? Yun lang po yung sa paggastos ko po sa requirements, sir, pero okay na po yun. Oh, sige, bigyan kita ng 7,000, okay? Para yung napalit sa nawala sa'yo. And then, sa pagpunta-punta lang sa Dole, ako nang bahala, wala ka namang gagastusin doon. Sherry? Opo, yes po, Idol. Ngayon mismo, bigyan ng 7,000 si Ma'am Edka doon sa nawalang pera sa kanya. Pero tuloy pa rin natin yung kaso laban po sa mga kung sino mang merong may kagagawa ng kalokohan dyan sa loob ng Landmark. Okay? Yes po, noted po, Idol.
Sige, Ma'am Erica, wag niyo po, wag muna kayo umalis, kakausapin po kayo ni Attorney Gail pagkatap. Okay? Yes, Attorney Gail, ikaw naman ang bahala kasi yes, sir. Maraming salamat po, sir. I-assist po natin siya, sir. For the meantime, again, one more time, nanawagan po ako sa lahat-lahat ng mga naloko, nadugasan, nanakawan, kung ano pang pwede maitawag dyan, sa loob po ng Landmark Makati at kung saan pa man pong Landmark branches nationwide or labor-related complaints, meron kayo laban sa Landmark, pumunta po kayo sa tanggapan ko Senado and you will be entertained, each and every one of you. You can get justice and I assure you will get justice. You will. Thank you po. Mabuhay kayo mga Pilipino. Ganang hapon. Maraming salamat po. Thank you very much po. Okay, Ma'am Erica, kakausapin kayo ni Attorney Gail of Air para din sa legal, no? And bibigyan ka namin ng 7,000 gaya ng ipinangako ni Idol Rafi at hindi namin kayo papabayaan yung mga pagpunta at pabalik nyo ng dole, kami nang bahala doon. Okay, gagawin namin lahat para makuha natin yung nararapat po para sa inyo. Maraming salamat. Sige, ma'am, kausapin po namin. Usap tayo mamaya, ha? Opo. Okay. At magbabalik po ang Wanted sa radyo, mga kapatid, at ang oras po natin ay 3:36 po ng hapon at ang oras po na yan ay hatid.